Thank you.
katawan ko. Gutom na gutom pa. Init sa COVID. Yamot, naghahain na ngayon ina, pati ngayong kapatid. Pasensya ka na anak, talagang tayo ay naghihirap ang buhay eh. Sa harap na ginasa paaralan, narito, kasama kayo sa bukid. Okay lang yun tayo, gusto ko muna makatapos si Sunshine para mas makatulong sa atin. Yan mo naman, pag nakatapos naman siguro si Sunshine ay tutulungin niya tayo sa ating buhay. Sige tayo, tara. Baka nakaluto na si nanay. Atay! Dito na si tatay! Ay! Hi, tutoy! Nasaan na ngayong nanay? Si mama. Nasaan na yung mama? Patay. Huwag ka ng Diyos, anak. Salamat nga pala, Victoria. Sunshine, kamusta naman pag-aaral mo? Ayun po, top 1 po ulit ako sa klase. Wow! Ang galing! Ang galing naman. Sa akin yata ang mga nanganak. Hindi ah, sa akin! Para po, maiyamin ko naman po kayo sa hirap at saka po para naman po si kuya ay makapagpatuloy po yung sumumpad. Buti naman, hindi kami lugi ng iyong kuya sa pagtatrabaho sa bukid. Yan ah, dyan na pala ang kanin. Tayo na magdasal. Mga anak, inay, upo na ikaw. Panginoon, salamat po sa pagkain ito, inyong inihandog at ang buong pamilya po inarito upang magsama-sama pagsaluhan ito. Nay, salamat po. Nay, ako si Laila bukas para umatin sa church. Mabuti naman ang maisama sa church. Sige po, at para mapakilala mo rin siya sa mga kabataan doon. O nga naman, oy, para magkabanding time na rin kayo ng mga kaibigan mo. Siya, maaga tayo bukas, maaga kayong gumising para maaga tayong makaalis. Ay! Grace! Naku sir! Lasing kayo sir! Sige pa mo. Nagkakit sir! Sir, matulog ka lang. Sir!
Miss, ano ba? Ginago. Wala kang respeto? Hindi ko po. Sariling kwarto ko? Dito pa? Dito mo ba ginawa? Miss, tama na! Anong kasalanan ko sa'yo, ha? Ano? Miss! Miss, tama na ba? If my heart is grown cold, and
Maiwasan ang masaktan. Ang mas masakit pa, sarili mong pamilya ang naging dahilan. Ngayon ko napatunayan na napakahalaga na isang buo at matibay na pamilya. So kung ituring na pag-asa, naging kahinaan ang aking pamilya. Nagpatuloy at pinagbuti ko ang aking pag-aaral. Salamat sa aking kaibigan, tinulungan niya akong makaahon sa masamang impluensya ng barkada. Inulat niya ako sa katotohanang edukasyon ang aking kailangan upang ang hamon ng buhay ay aking magpasan. Ngunit kung may lubos man akong ipagpapasalamat, ito ay nung makilala ko ang Diyos. Binigyan niya ako ng kalakasan upang harapin ang anumang problema. Natatag niya ako bilang isang tao. Sa buhay ko ngayon, sabi ko, ito ay naging tulad na isang sanaysay. Kung saan, sa akong ballpen na ginamit ng Diyos sa pagsulat ng mga susunod na kabanata ng aking buhay.